Walang imposible basta't may diskarte. Yan po ang pinatunayan ng isa nating kababayan na sa edad na 22, narating na ang 81 probinsya sa Pilipinas. Ang kanyang kwento sa report na ito. Islands. Kaya nga bang libutin ang buong Pilipinas? Kaya! Yan ang ginawa ni Harley sa edad na 22 tapos nang libutin ang lahat ng 81 probinsya sa Pilipinas. Pangarap ko na talagang makalibot sa buong Pilipinas. Pero galing lang po ako sa isang simpleng pamilya, so akala ko po dati hindi ko magagawa. Nagsimula siya mag-ipon mula sa pagtutor ng kolehiyo at sinimula ng kanyang pagbiyahe sa edad na 19. At nitong Enero lang o sa loob lang ng 3 taon, nakumpleto na niya ang listahan ng mga pangarap niyang puntahan ng mag-isa. Never po ako nang hinayang kasi para po sa akin, travel is an investment. Mas maganda po siguro na yung perang na kinikita ko, ginagamit ko po para makapaglibot kasi po sa pagka-travel, natututo po ako. Hinilang isang nagsabi, para isong maituturing ang tinaguriang perlas ng silangan. Kaya si Harley, na geologist na ngayon, walang panghihinayang sa mga naging gastos niya noon kahit pa medyo kapo siya sa budget. Ang mga alaala, wala raw katapat na halaga. Ang pinakang gusto ko po, top 5 siguro, of course, Batanes. Yun pong napakaganda talaga ng Batanes, lalo na po yung bayan ng Itbayat kasi narating ko din po yung pinakang dulong isla ng Itbayat, yung pinakamalapit sa Taiwan, yung isla ng Mabulis. Natutunan na niya ang maraming wika. Mas naunawaan din daw niya ang kultura ng kanyang bansa. Hindi kailangang gumastos ng malaki basta't marunong kang dumiskarte. Huwag masyadong bumili ng mga mamahaling gadgets. Lakasan niyo lang po ang loob niyo, lalo na kung solo traveler ka. At ngayong natapos na niya ang panata na libutin muna ang sariling bansa, handa na raw niyang lakbayin at tuklasin ang ibang bansa sa Asia. Salima Rafran, GMA News.